Good morning mga kaladkad. Ang pipicture naman natin ngayon, alam nyo ba kung ano ang pangunahing nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng lasang tilapia o lasang putik, lasang damo, gilik? Ipapakita ko sa inyo na isang nagiging rason kung bakit nagiging lasang damo ang tilapia o gilik sa aming gilik. Ito yun. Napakita ako sa inyo. Ayan guys. Yan. Tawag namin dyan liha. Para siyang mga kulay green na ano. Na dinurog na damo o kung ano. Sana nakita niyo guys. Yan. Natural yan, taon-taon. Taon-taon umano yan. Dumarating yan. At itong kagandahan nun, pag dumarating yung liha na yan, kumakapal ang tilapia. Dumadami, as in sobrang dami talaga. Di mo ma-expect na mauubos siya. Kasi sobrang dami at sobrang lalaki. Ang problema, yun na yung time na bumababa ang tilapia. Tapos, konti na lang ang mga ano, mangingisda kasi masyadong siyang mababa. Minsan, maabot siya ng 20 pesos per kilo. Eh, yung mga maliliit na buyer, karamihan, hindi na kumukuha ng tilapia. Ayaw na nila kasi nabubulok lang sa kanila, hindi nabibili. Pag naamoy ng customer na amoy damo siya o amoy putik, amoy gilik, hindi na siya nabibili. Yung mga hindi nakakaalam, ayan, nakakabili. Pero pag niluto na nila, syempre doon na nila malalaman. Hindi na naman, hindi na rin sila bibili sa susunod. Yan. Sa ngayon, may ilang lugar na meron ng lasa, may ilang lugar na wala pa. Guys, maraming salamat dun sa 274 na subscriber ko. Pasensya na kayo kung di ako masyado nakakapag-upload ng mga video kasi sobrang busy. Actually, ngayon lang ako nakalaot at pinagawa ko yung aking makina. Okay guys, yun lang. Let's go! Okay guys, testingin lang muna natin kung may tilapia dito. Baka mamaya magsayang lang tayo ng oras, eh wala naman palang tilapia. Ilipat tayo ng location. Oh, sa magtatanong ng location, andito tayo sa may daang barge. Dito nagdadaan yung mga malalaking barko na pag-deliver ng kung ano. Kaya dapat ingat-ingat din. Dahil once na dumaan yon,
Kailangan listo ka, makaalis ka kagad. Dahil sa listo ng kanta natin, malabo tayo mapansin nun. Kaya kailangan kung maangalagad ka, tingin ka rin kaliwa kanan. Okay, baka mamaya mga ilang bangka na hindi rin kayo mapansin, kasagasaan kayo. Ako pala. Testingin lang muna natin. Guys, pag may isda rito, dito lang muna tayo. Hindi na tayo papalaot ng gusto. Okay, laot na laot na rito. Kaso nga lang. Bulabog kasi rito. Oo, meron naman. Naramdaman ako eh. Kalitkad. Banti lang. Sabihin, try pa natin ang isa. Pero kahit pa paano, meron. Try pa natin ah. Isang try pa, mga kaladgad. Ah, baby shark. Kandoli. Masakit to pag nakatinik.
mga kamitkad, kaso kukonti. Another 2 kilo na naman tayo na nahuli. Ang nahuli natin kanina, ano yun? Female tilapia yun. Ayun, nahuli natin, hindi yun naman. Malaki. Ko yung different ng makita ko yung pinagkaiba ng lalaki at babae. Laki yan. Laki ano? Laki yan, mga kalagdan. Ah, babae. Mga kalagdan. Ah, hindi mabuti. Babae yan. Okay, mga kaladkad, shout out dun sa 274 subscriber. Maraming maraming salamat sa pagpanood. At sa mga bago pa lang makakapanood, pakiusap naman, pa-subscribe naman. Maraming salamat. Okay, panlimang agis na natin, guys. Medyo madalang ang isda. Kakaunti. 10-10. 15. Bali kung equivalent mo lang sa kilo yun. Mga 2-2 kilo lang. Maliliit yung iba. Medyo hanap tayo ng ano, location na may isda. Sayang, may isda sana yung problema. Ang daming lambat. Dami namamantay, hindi naman tayo pwedeng lumapit doon eh. Oh guys, tingnan nyo rito. Wala siyang liha. Wala siyang liha. Pagka doon, pagka banda ron, maraming liha. Dito wala. Kaya dito masarap ang tilapiyang mahuhuli mo. Doon lang. Hey guys, kukunti pa yung huli natin. Let's go ulit. Let's go.
matagal, bumibigat. Okay guys, kailangan yata talaga natin lumipat ng ano, location. Hindi tayo makakarami rito. Kasi maliliit ang tilapia rito. Oh guys, oh, maliliit. Tsaka ang daming basura. Okay, lipat muna tayo. Marami rin ang uli. Basura pa rin. Pero kahit pa rin. Huwag rin ang uli. Nakagaya ang uli. Sumabit tayo. Yeah, of course.
Nakakaw na naman ah. Nadali ko. Sumbong anahaw na naman to. Ayan, buti na balik. Hindi tuloy yan sumama. Wala tayo ngayon ah. Okay mga kaladkad, lunch break na. Siguro tama na muna yan. Next time lang tayo bumawi. Mahirap kung pipilitin natin na humuli ng marami sa paunti-unti lang na naangat natin. Matatalo tayo sa diesel. Lugi tayo sa krudo. Ibali yung pagod. Yung krudo, lugi. Kasi kung makaubos ka ng 300 na krudo tapos makabenta ka lang ng 500, sobrang talo. Kita ka lang ng kita ka lang ng 200. Kakasya. Sa ngayon lang naman yan. Pahirapan lang manghuli sa ngayon. Gawa ng yung mga location na maraming tilapia. Hindi natin mapuntahan kasi daming mamamante. Ngayon, kung babalik tayo liron, sigurado wala na yung mga tilapia ron na ang hinahin sa umaga. Kaya bukas, masaagahan ko pa para makumaon na rin sa pwestuhan ng mga tilapia. Uwi muna tayo. Okay, let's go. Guys, mga kaladkad, subscribe naman. Salamat. Yan mga kaladkad, yan lang nahuli natin. Hindi pa tayo naka-isang box. Siguro mga 30 kilos. Dito na lang tayo. Maraming salamat sa pagpanood. Please subscribe my channel. Thank you.